Nag-inspeksyon ng mga otoridad sa iba't ibang bus terminal sa Baguio City. Ito'y bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa Balitang Pambansa Live. Janice. Nagsimula na ang magsidatingan ang mga bibisita dito nga sa Baguio City Public Cemetery sa unang araw ng undas. Pero bago yan, kahapon lamang ay dumagsa na rin ang mga pasahero sa mga bus terminals na hahabol sa kanilang pagbiyahe sa kani-kanilang mga probinsya. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, matyagang pumila sa terminal ng bus sa Baguio City ang mga pasahero para lang makasakay at makabiyahe bago mag-undas. Tulad ni Grisela, halos 3 minuto siyang pumila bago makasakay ng bus pauwing Muñoz, Nueva Ecija. Tis po kasi kailangan po umuwi at undas nga po. Inagaan ko umuwi kasi hindi po kasi pwede, may klase, may review po. Mula kahapon, dagsa na ang mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Gayunman, tiniyak ng pinakamalaking bus company sa Northern Luzon na nagkahanda sila sa pagdagsa ng mga pasahero. May additional units na paakyat at palabas ng Baguio City. Kahapon nagsimula na yung dagsa ng pasahero. Pababa ng Metro Manila at pababa ng Pangasinan. O kahit anong okasyon. Nakahanda kami dyan. Nagsagawa naman ng Land Transportation Office ng inspeksyon sa mga bus alinsunod sa Auckland Biyahing Ayos Undas 2024 upang matiyak na ligtas sila bago bumiyahe. Pangunahing siniyasat ang prangkisa ng sasakyan at ang lisensya ng driver at konduktor. Itong mga time na to, dito po nagta-take advantage ang mga kolorong natin. That's why ang ating law enforcers together with the employees of the Department of Transportation are deployed itong from October 28 to November 8. Ang ipatpatumpalmat Philippine Drug Enforcement Unit Cordillera inspeksyon sa bus terminal. Lang tiyakin walang ibibiyahing illegal na droga at ang maibiyahing kabayasan sa undas. Ang purpose po natin dito ay para po drug-free o kaya wala pong maipuslit o wala pong maibiyahe na illegal na drugs itong mga passengers natin. Nagpatrolya rin ang Baguio City Police Office sa mga bus terminal sa lungsod upang tiyakin ang katiwasayan sa mga terminal. 450 will be dedicated sa mga cemeteries. At the same time, cemeteries dito sa mga bus terminals. While the others will be performing mga regular police duties. Samantala, dahil sa buhos ng ulan mula kaninang umaga, kaunti pa lamang ang mga bisitang nagpupunta sa mga sementeryo sa Baguio City at La Trinidad Benguet. Si Kuya Chudoro, hindi alintana ang masamang panahon dahil taun-taon ang pagbisita sa kanilang mga yumao. Ma'am, dapat lang na kwan kasi sa mga kwan natin, namatay. Tuwing magkakatapos ay mag-November 1st, dalaw, linis yung pansyon nila, tsaka tirikan nila. Kung gaganda ang lagay ng panahon, inaasahang dagsaan ang bilang ng mga bisita bukas hanggang sa November 2. Sa ngayon ay mahigpit pa rin nakabantay ang mga Baguio City Police Office o mga personnel ng BCPO dito sa Baguio City Public Cemetery. So inaasahan na dadagsain ng mga bibisita dito sa sementeryo maya-maya lamang. So mahigit pa rin ipinagbabawal sa mga bisita ang pagdala ng matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, garden tools, firearms, sigarilyo, alak, baraha at mga loudspeakers. So kanina lamang ay may nakumpiska na ng mga kapulisan ng mga garden tools na ipapasok sana dito sa loob ng sementeryo. Mula dito sa Baguio City, Janice Dennis ng PTV Cordillera para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Janice Dennis ng PTV Cordillera.